Wow. Hindi pa alam ni na Aling Narlita na kasali ang lugar nila sa mawawalan ng supply ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng Biyernes. Kaya mag-iipon na raw siya ng kaunting tubig na sapat lang sa 6 na oras na interruption ng Manila Water. Para mapaghandaan nga talaga po kasi di natin alam kung gaano kahaba nga talaga ang maano ng water interruption. Baka humaba po sir. Walang dapat ipangamba ayon sa Manila Water dahil maintenance work lang ang dahilan ng water interruption sa ilang bahagi ng QC, San Juan at San Mateo Rizal, gayon din sa E. Rodriguez sa Biyernes naman. Kadalasan natatapos naman ito ng siguro mga 3 to 4 hours. Pero binibigyan natin ng panahon para mag-build up yung pressure, kaya nilalagay na natin ng 6 hours. Sigurado naman na bago o pagdating ng alas 4 ng madaling araw ay okay na. Sa Maynilad naman, wala pa rin water interruption hanggang sa susunod na linggo. Pero kapag hindi na umulan doon sa Ipo Watershed, babalik na naman ang kakulangan sa supply ng tubig sa maraming areas na sakop ng Maynilad. Napako na sa loob ng 2 araw ang water level sa Angat Dam. 6 na araw ng voluntaryong binawasan ng MWSS ang alokasyon sa 39 cubic meters per second dahil maraming tubig galing Ipo Dam. The worst case po, no, ay if ever hindi natin ma-receive yung mga ulan this weekend, baka by Wednesday or Thursday, titignan natin ay dun magpapalik po yung interruption natin. The best case naman po, if ever po napatanggap po natin ang ulan, ay tuloy-tuloy po na walang interruption for the next 2 weeks po. Balak ng MWSS na mag-request ng isa pang rain dance sa mga katutubo. Gumagana. It's works naman eh. Nakita mo naman, Alvin. Rain dance kami nung Monday, pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, ay nagulan naman dito. Samantala, ito ang isa sa mga deep wells ng Manila Water malapit sa UP Diliman na kayang mag-produce ng 1.2 million liters per day. Kaya natin binubuksan ng deep wells is to ensure na kapag nagkaroon ng water crisis is dapat merong unlimited and potable water supply 24/7 para sa mga tao. 400 service connections na po yung nasusupply natin for a 1.2 million liters per day. Sa Fairview naman, ang isa sa mga deep wells na i-activate ng Maynilad. This deep well po, around 100 water service connections po yung masusuplayan niya. Since 24 hours pa po yung supply nitong area, so in case po na magkaroon ng interruptions, doon po namin siya pinapagana. Sa datos ng MWSS, nasa 49 ang operational deep wells ng Manila Water, 7 ang sa Maynilad. Pero nilinaw ng MWSS na pandagdag lang sa supply ang mga deep wells. Kailangan po natin pahingain yung groundwater para ho mag-recharge siya. Kasi po, pag continuous po ito na nagbobomba, siyempre po, yung tubig sa ilalim ng lupa, bababa po yon hanggang sa baka dumating ang punto na wala na mahigop. Nirerendahan din ang paggamit ng mga deep wells dahil pwedeng bumagsak ang lupa kapag sinaid naman ang groundwater sa ilalim. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,